Ate, ikaw? Oo, ako nga. May problema, ha? Mabuting anak? Naging masama man ako sa paningin ng ibang tao. Ngunit kailanman, hindi ako naging masamang anak. Hindi katulad mo! Sabihin mo ng lahat ng gusto mong sabihin. Basta akin ang kayamanan ni Papa! Dadaan ka pa sa ibabaw ng aking bangkay bago mo maangkin ang... Gabi! Tuluyan nyo nang patayin ang lalaking yan! Bad Boy! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Bad Boy! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Bad Boy! Intan, totoo ba yung sinabi mo kanina? Sinabi ko ano? Nakapatinini ka si Gabi. Oo. Kita mo naman na magkapareho sila ng apelyido, di ba? Eh, akala ko kasi magkapareho lang sila ng apelyido. Hindi nga sila mukhang magkapatid eh. Kapatid ni Nika, si Gabi. Di ibig sabihin yan, mapera din si Gabi. Ang papa niya ang mapera, hindi ang Gabi na yun. Ganun na rin yun. Pero kung kapatid ni Nika si Gabi, bakit wala siyang kotse? Samantalang si Nika, nakadalawa na ng kotse, panay chideng pang sasakyan. Ayon kasi kay Nika, may pagka-stricto kasi yung kanilang ama eh. Pero kung bukas naman ang palan nito, nakikita niya yung nagpupulsigin sila sa pag-aaral. Ang totoo niya kasi, regalo lamang ng kanilang papa ang kutsinyo kay Nika dahil magtatapos na sa sumakumulam din si Nika. Oh, anong inigitigini mo dyan, ha? Ano kaya kung gawin ko ring boyfriend ang Gabi na yun? Ano sa palagay mo, Insan, ha? Bakit hindi? At huwag mo lamang siyang gawing boyfriend ang Gabi na yun. Kung hindi, gawin mo siyang asawa. Bakit kailangan ikaw ang gagawa ng project na dapat ay si Gabi ang gagawa dahil siya ang estudyante? At ano namang project ang pinapagasa iyo ng din ni Gabi? Dadalhin ko raw siya sa resort. Ano? At bakit mo dadalhin sa resort ang kanyang din? At bakit ikaw at hindi si Gabi ang papupuntahin niya sa resort? Kung may kinalaman ang resort na yan sa kanyang pag-aaral. Tulad ng sinabi ko, walang kinalaman si Gabi sa gustong ipagawa sa akin ang kanyang din. Anong walang kinalaman? Hindi ba dahil kay Gabi, kaya ka nagpunta sa kanilang school para makausap ang kanilang din? Hindi ba kaya ka nire-require na makipagkita at makipag-usap sa din ay para matapos na ang problema ng anak mo sa mga requirements sa school at nang mapirmahan ng kanyang clearance? Bad Boy!
Nika, kapatid mo pala si Gabby. Hindi ko alam. Pasensya ka na kung hindi maging maganda ang pananalita ko sa kanya noong mga nakaraang araw. Naku, ako nga humingi sa'yo ng paumanhin sa mga katarantaduhan ng kapatid ko. Wala yun. Ako nga ang nahihiya dahil bukang bibig ko na mayabang eh. May ipagyayabang naman pala. Kahit na, hindi pa rin dapat umasta na siga ang kapatid kong yon. Kaya nga ako nahihiya eh. Hi girls! Pwede bang makijoin sa inyo? Naririto ka na naman para guluhin kami ng kaibigan ko. Baka nakainom ka na naman. Ate naman, hindi ako nakainom ngayon. Good boy ako ngayon. Lalo na't nasa harapan ko ang babaeng itinitibok ng aking puso. Sus! Good boy, nambubola ka pa. Hoy, para sabihin ko sa'yo, bistado na ng mga kadalagahan dito sa school na ito ang katarantaduhan mo. Halika na nga, Melba. Iwan na natin yan. Ah, mauna ka na. Parang tinatamad akong maglakad eh. Sabi ko na sa'yo, ate. Mauna ka na. May klase ka pa, hindi ba? Ah, pwede ba akong mag-iupo? Ah, oo naman. Ah, ewan ko sa inyo. Makaalis na nga bago ako tuluyang maalibadbaran sa nakikita ko. Lasang restaurant na ito ah. Natitiyak kong mamahalin ang pagkain dito. Baka wala ka ng allowance dyan. Nakakahiya naman sa'yo. Kahit maubos pang pangmatrikula ko, hindi ko paghihinayangan. Makakasama ka lamang. Talaga? Oo. Natutuwa nga ako. Dahil pinagigiman mo ang imbitasyon kung sumama ka sa akin na kumain sa labas. Naisip ko rin kasi na siguro panahon na para makibagbati ako sa'yo. Napapansin ko kasi kung kailan ako nagpapakita ng pagkainis sa'yo eh. Lalo mo akong iniinis. Kaya siguro, pag babait na ako sa'yo, hindi mo na ako iinisin. Talagang hindi na. Ah, teka, ano bang gusto mo? Orderin mo lang ang gusto mong kainin. Akong bahala. Halos hindi kita nakita sa loob ng school campus ngayong araw. Ano bang ginawa mo? Mali ang tanong mo, Insan. Huh? Ang dapat na itanong mo, kung saan kami nagpunta. Kami? May iba ka pang kasama? Kung ganun? Huwag mong sabihin na ang Gabby na yun ang kasama mo. Tumpak, Insan! Oh? Si Gabby nga ang kasama ko halos buong araw eh. At huwag ka na rin magtaka kung isa sa mga araw na to, ikakasal na kami. Ano? At inunahan niyo pala kaming dalawa, ha? Diyan ako hindi makapapayag. O di yayain mo na rin pakasal si Nika nang sa ganun ay double wedding silang magkapatid. Bakit nga ba hindi ano? Pero Insan, yung sanasabi ko sa'yo, ha? Kailangan pinong lahat ng gagawin natin, ha? Eh, magpapakasal ka kay Gabby na yun. Dahil mahal mo siya. At ganun din ako. Pakakasalan ko rin si Nika. Dahil mahal ko siya. Iyon ang ating gagawin para hindi tayo panghinalaan na gold digger. Oh, at bakit naman kayo paghinalaan na gold digger? Eh, sosyal naman kayong tingnan. Mami? Narinig niyo po ang pinag-uusapan namin ni Kuya Adolfo? Oh, oo naman. Kanina ko pa naririnig ang iyong pinag-uusapan. At sang-ayon ako sa gusto ninyong mangyari. Ang ibig mong sabihin, Mami, payag ka na. Pakakasalan ko si Nika. Oo naman.
walang masama. Kung mahal mo siya at mahal ka niya, bakit hindi? Ah, siya nga pala. Sino ba ang nababanggit ninyong lalaki na nagngangalang Gabi? Kapwa na kayo nanahimik. Sino ba itong Gabi na binabanggit ninyo? Kilala ko ba siya? Kilalang-kilala mo siya, Mami. Kilalang-kilala mo. Kilalang-kilala ko? Huwag mong sabihin si Gabi Martinez ang tinutukoy ninyong Gabi. Siya nga. Ang kinamumuhian ninyong estudyante. Ano? Ang Gabi na yon? Ang naririnig kong lalaking pinag-uusapan ninyong magpinsan? Ah, opo tita. Siya nga po si Gabi Martinez na anak ni Don Fidel Martinez. Talagang umaayon sa akin ang kapalar. Mami? Bakit tita? Boto rin pa ba kayo kay Gabi para sa akin? Ano pa nga bang magagawa ko? Kung mahal mo siya at mahal ka rin niya, bakit hindi? Kahit na tarantado ang Gabi na yun, Mami. Huwag ninyong alalahanin ang kanyang katarantaduhan. Naririto naman ako na lalaban para sa iyo, iha. Ang importante, ikaw, kung ano at sino ang makapagpapaligaya sa iyo. Bakit nga ba hindi ko agad naisip ang bagay na yun? Bukod sa hindi ako lalabas na chief sa paningin ni Fidel, lalabas pa siyang katawa-tawa sa oras na hindi ko siya sisiputin. Tama nga naman. Si Adolfo para kay Nika at si Melba naman para sa Gabi na yun. Tingnan mo nga naman, sa akin pala ang huling halakhak. Pasipon-sipon si Gabi. Masaya talaga siya dahil naging nobyo niya si Nika. Tama nga yan si Gabi na maging masaya. Dahil kung masaya ka sa nagyayari sa inyo, mula ngayon, si Nika ay mas kahigit ang kasiyahan ko. Dahil si Nika ang mapapangasawa niya. Mami? Iho. Bihis na bihis ka. Linggo naman ngayon. Walang pasok sa school. Saan ka mapupunta? Tulad ng dati, Mami. May date kami ni Nika. Sige, iho. Mag-ingat lamang kayo at pag-ingatan mo si Nika. Siyempre naman, Mami. Siya yata ang magiging pambato ko para matumbad lahat ng mga pangarap ko sa buhay. Tama, iho. Huwag mo na siyang pakawalan pa. Anong ibig niyong sabihin, Mami? Ang ibig kong sabihin ay huwag kang papatay-patay. Kung kailangang yayain mo na siyang pakasal, ay gawin mo. Baka maago pa siya ng iba sa iyo. Ikaw rin. Yun talaga ang gagawin ko, Mami. Ang yayain ng pakasal si Nika. Kaya lang, nag-aalala lamang ako, Mami, na baka hindi ka papayag. Oh, bakit naman ako hindi papayag? Hindi ba sinabi ko sa iyo na botong-boto ako sa kanya? Oo nga, Mami, pero naisip ko kasi na kapwa pa kami hindi tapos aming pag-aaral. Ilang linggo na lamang ay gagraduate na si Nika. At ikaw naman ay madali nang gawa ng paraan. Ano bang silbi ng pagiging dean ko sa eskwelahan na pinapasukan mo? Kung wala akong magagawa, hindi ba?
Talaga, Mami? Okay lang na magpagkasal kami ni Nika kahit hindi ko pa natatapos ang pag-aaral ko. Sinabi ko na sa iyo, din ako ng universidad na pinapasukan mo. Gagawin kong lahat ng paraan. Pagtatapos mo, kahit marami ka pang units na naiiwan, basta galingan mo sa ginagawa mong panliligaw kay Dika. Bukas na pala ang usapan namin ni Agila na magkikita sa resort. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nagkapag-desisyon. May mga sandali na gusto ko lang makipagkita pero napipigilan naman ako. Parang hindi ko kaya makipagkita sa babaeng naging sanhi ng pagkakasakit ang aking pinakamamahal na asawa. Babaeng halos sumira ng pagsasama namin ng aking asawa. Mabuti na lamang at sadyang napakabait ni Mirasol. Kaya kahit na nalaman niyang nagriring ang cellphone ko. Teka nga at ang sekretara ko na ito siguro. Oh, hello, Miss Acosta. Ano? Di nag isang universidad na gustong kumausap sa akin. Oh, siguradong si Agina na ang tinutukoy ng sekretarya ko. Sige, kakausapin ko. Hello, Agina. Oh, papano? Bukas na ang ating usapan. Wala na ba talagang ibang paraan para pirmahan mo ang clearance ng aking anak? Napag-usapan na natin yan, Don Fidel Martinez. Susunod ka sa gusto kong mangyari. O hindi, hindi mapipirmahan ang clearance ng anak mo. Sige. Sabihin mo lamang kung anong oras tayo magkikita bukas sa resort. Na sinasabi ba? Ano? Nagustuhan mo ba? Ang mga pagkain? Masasarap ba ang pagluluto ng mga chef sa restaurant na to? Oo. Talagang masasarap ang nilulutong pagkain ng restaurant na ito. Dahil international chef halos lahat ng mga nagluluto sa restaurant na ito eh. Bakit mo naman alam? Madalas kaming dali ni Papa sa restaurant na ito. Oo. Akala ko. Naimpis ko na siya sa pagnadala ko sa kanya sa restaurant na to. Teka, bakit nga ba ako dinala sa restaurant na ito? Ano yung sinasabi mo kanina na gusto mong sabihin sa akin? Isa sa mga rason kung bakit kita dinala sa restaurant na ito ay para maging memorable sa iyo at sa akin ang sandaling ito. Dahil napaka-importante sa akin ang sasabihin ko sa iyo. Ano nga yun? Dika, will you marry me? Ha? Mahal na mahal kita, Dika. At natatakot akong bumala ka sa akin. At eto lamang ang alam kong makapagpapakalma sa akin. Ang pakasalan mo ako para masiguro kung hindi ka na maagaw sa akin ng kahit na sino.
Huwag mong sabihin hindi ka papayag. Ilang araw lamang eh, graduate ka na. Wala nang dahilan para tanggihan mo ang alok kong magpapakasal sa'yo. May sinabi ba kung ayoko? Nagulat lang ako dahil parang napakadali yata ng marriage proposal mo. Dahil naniniwala ako na sa matagal na engagement, maraming nangyayari na napakatagal na silang magnobya at magnobya, pero hindi naman nagtatagal eh. Naghihiwalay na. Tama ka dyan. May kilala nga akong mga sikat na tao na napakatagal ng kanilang relasyon bilang magnobyo at magnobya. Pero buwan lamang ang lumipas ay naghiwalay na. Kaya nga, tanggapin mo na ang inaalok kong pag-ibig ko sa'yo para maiharap na kita sa kahit anong simbahang gusto mo. Oo na. Mamamanhikan naman kami sa inyo sa makalawa. Tanggapin kaya ni Nika ang marriage proposal ni Adolfo Buencamino? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaan sumaymayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagata, Bad Boy! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignam, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ang tulog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Bad Boy! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines.